Pasok po tayo sa tanong katanungan. Sino po ang may katanungan? Mayroon pa po tayong 10 minutong natitira, inshallah. Mayroon po kami mga regalo dito. Kahit anong tanong po, sasagutin namin sa abot naming makakaya. Dito yung mic. Hello. Hello. Hindi, alas gitna na siya. Gitna mo lang yung... Okay, ano yung katanungan, kapatid? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanong ko lang dun sa mga nagsalita, nag-share ng kanilang pagbabalik Islam. Sa kanilang pagbabalik Islam, ano yung masasabi nila na pinakamalaking pagsubok na naranasan nila nung sila ay nagsasabuhay ng Islam? Okay, tawagin ulit natin yung mga nagsalita, si Brother Ibrahim, si Brother Jamil. Ang tanong, ano daw yung pinakamalaking pagsubok na naranasan nyo nung kayo ay yumakap sa Islam? Isang sentence lang, inshallah. Isang sentence lang, Brother Jamil. At paano nila ito in-overcome? Isang salita, mas maiksi siguro. Nung mayakap ko ng Islam, siguro yung pagsubok mo dumating sa akin na nung namatay ang aking ama, Question and answer. Yung buhay nila, natanungin. Bilang isang Muslim na nun, magamang may kakayahan ako na umuwi para makita siya, sinubukan kong sabihan ng pamilya ko na kung maaari, ilibing na agad ng aking ama dahil hindi na ako uwi. Kasi gusto ko nang umpisa na sa pamilya ko na... Dahil sa Islam, kailangan mailibing agad ang isang namatay. Pagamat hindi siya nakapagsyahada, ginawa ko na rin itong daan para maipaalam sa aking pamilya na pagamat masakit sa akin, tinis ko na hindi na ako umuwi. Sinabi ako sila, ipalibing nyo na as soon as possible kung makakaya. Ito siguro yung masasabi ko na naging pagsubok sa akin na nakayanan ko naman dahil nga siguro Muslim na ako at patuloy na nag-aaral, bagamat na mahirap, hindi ito naging mabigat para sa akin. Allahu Akbar. Napakaganda ng explanation ng brother. Pakinggan natin ang pangalawa, si Brother Jamil. Ano yung pinakamalaking pagsubok at paano niya ito nakayanan? Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinakamalaking pagsubok sa ngayon, masasabi ko yung mga nangyayari sa buhay ko, hindi ganun kabigat na pagsubok eh. Halimbawa, may time na nawalan din ako ng trabaho, tulad ng iba nating mga naghanap ng trabaho, nawala ng trabaho, walang kinikita. Hindi malaking pagsubok yung para sa akin eh. Siguro, masasabi kong malaking pagsubok, inisip ko ngayon yung... Kasi may mga time na hindi rin ako nakapagsala. Hindi ko nakukumpleto ang 5 daily prayers sa Islam. Tingin ko yung laziness. At ang kakulangan sa kaalaman. Yung deeper. I mean, hindi yung basic, pero yung deeper na kakulangan. Yun lang tingin ko, nakikita kong malaking pagsubok, which is ginagampanan ko naman, nagbabasa-basa na ako ng nagpo-focus na ako sa Islam simula nung mga nagkaroon ako ng mga ganung pagsubok na nawala na ako habang wala akong ginagawa, nagbabasa ako sa Islam, tapos yung mga bagay na hindi ko alam, nare-research ko at humingi ng payo sa mga kapatid at mga ustads. Yun lang po. Sorry.